Paano? Hindi na sa... Hindi na alam kung paano mag-record ng live. 3, 2, 1, game! Hello mga Arki, and welcome sa isa na namang video and after how many years ba? 2-3 years? Oo, 2021, mga 2 years! My gosh! Oo! So nakapag record ulit tayo. Yes, ng in person. Habang kumakain, kasi sabi namin gumawa na kaya tayo ng ng recording, no? Habang manding kumakain na rin tayo with a masarap na nachos. Oo. Na-miss ko tong nachos na to eh. At saka, sinsag-meet din kami ni Renzi to discuss some things. Sabi ko, mag-record na nga tayo since magkasama na tayo. And, I think ang utang natin sa kanila ay yung market performance. Yes. Best fund performance. As of September 30, kasi yan ang panata namin sa inyo. Panatang right. Maka-Arki every quarter, no? Meron tayo. Naglabas na tayo ng first and second quarter. Oh no. Ah, okay. Hindi ko maalala. Pero hindi live. Ano 'yun eh? Naka-Zoom yata tayo. Okay. But now they're live, okay. Diba? Na-miss nyo ba kami in person, di ba? So, today sasabihin natin sa kanila ang best performing mutual funds in the Philippines. Ayan, sige, sayo ka. Year to date. Ano ibig sabihin ng year to date, mga RK? Meaning mula January hanggang as of that particular date. September ngayon. And this one is September 30. September 30. So full 9 months, di ba? Okay. So every quarter on the quarter tayo. Full 9 months. Sige. O sige, para makakain ako, sabihin mo na. Umbisa. Magsisimula sa mutual funds. Yan. Okay. Mutual fund space muna tayo. Anong klaseng mutual fund? Peso equity funds. Yan yung mga nasa stock market kagad. Sige. Yes. Okay. Number three is Phil Equity Fund Inc. No? At minus, well, ganun talaga market, minus 19.41%. Wow! Minus 19. So, one fifth of your portfolio. Okay. Sige. Number two is Phil Equity pa rin, Dividend Yield Fund, at minus 19.11. Mm-hmm. Yan. And ang number one is, wow, from First Metro Asset, sarado at minus 19%, si First Metro Consumer Fund. Okay. Oh, diba? Ang mga ka-Arki, by the way, no, since it's a down market, nagtataka, paano naging best performing yan? Negative, diba? Uh-huh. Well, in a down market talaga, mga ka-Arki, kapag lahat is balagoong, lahat is down, then ang usapan dyan sa best performing yung pinakamaliit na pinakamaliit na down, no? Pinakamaliit na lugi, kumbaga. Siyempre, kung ikaw may pinakamaliit na lugi, ikaw yung pinakamagaling. Mm-hmm. Yan. So, that's peso equity fund. Alright, next. Punta tayo ng balanced fund. Okay. Yan. Balanced fund number 3 is Sun Life's Prosperity Achiever Fund, no? At minus 12.65%. Number 2 is First Metro Saving and Focus Dynamic Fund at minus 12.49%. All right. At ang number 1 is Atram Philippine Balanced Fund. Ah, Atram na naman ah. Mm-hmm. At minus 12.48%. Dikit naman yung mga values nila. Oo nga eh. At saka negative pa rin. Oo. Kasi balanced fund. As expected, diba? Dahil pangit talaga yung performance ng stock market. And not only that, di ba pag balanced fund, no, may stock market component, meron kang fixed income component. May bond, oo. Eh pangit din yung bond market ngayon. Parehong pangit. Ang bond market at ang stock market. So, parehong negative on that end. Which means, we can expect na yung mga best performing bond funds ay negative din ba? Actually, by a hair breath. Wow. medyo umungus-ungus ng kaunti. But a lot of them actually, for the bond funds, karamihan negative. Tatlo lang yung positive. Alright. Actually, number 3 is Phila Managed Income Fund at 0.03%. Okay. Almost break even. Okay. Number 2 is ALFM Peso Bond Fund at 0.25%. Okay. Number 1 is Atram Corporate Bond Fund, 0.5%. Yun na yung best performing. Yun na yung best performing nila. All the others actually, mga ka-RK, puro mga negative. So,
Yung iba, -5%, -1.7%. Oo, ano yung pinakamalaking negative? Yung percent lang sabihin mo, wag mo na sabihin yung fund. -4.91. Oh, wow. Mm, ganun talaga kasama. Actually, kung titingnan mo ilan ba to, parang 10 funds, no? Tatlo lang yung positive. All the rest, negative talaga. So, ganun talaga kasama ang bond market for the year. Almost, no? Next, punta man tayo sa foreign security na ano, no, mga foreign funds, so foreign securities, no. Okay. Foreign currency denominated rather. Number 3 is ALFM Euro bond fund. Oh, may euro pa pala. Oo. -5.30%. Negative din. Number 2, si Phil Equity Dollar Income Fund. So, -3.7. Mm-hmm. Number 1 is ALFM Dollar Bond Fund. Yun, ang pinaka-konting negative. -1.98%. So, ito ay mga bond fund na foreign currency denominated. Yes. Either okay. Euro, may isang euro, pero karamihan sa kanila, puro dollar. Okay, okay. Yes. Ngayon, punta naman tayo sa pinaka-conservative among the types lot, of no? Bond. Yes. Types of funds. The money market funds. Alright. Okay, number 3 is First Metro Savener Money Market Fund at 0.93%. 0.93. Almost break even din. Mm-hmm. Number 2 is ALFM Money Market Fund at 1.2%. Mm-hmm. At ang number 1 is Sun Life Prosperity Peso Starter Fund at 1.23%. Oh. Oh, di ba positive ang money market? So, kung negative or down ang stock market at saka bond market, yung money market ang best choice during yes. that time. Pero nagkakaroon din ba ng time na lahat talaga ng types of fund negative, pati money market? Parang as per experience, depende kasi sa horizon eh. Okay. Kasi yung money market, pwede ka mag-negative siguro mga in 1 week, in between days, between 2 weeks. Oo. Pero kung titignan mo mga month on month, parang... Or quarter on quarter. Or quarter on quarter, parang feeling ko malabo na magkaroon ng negative sa money market. Kasi ang laman ng money market ay yung mga bonds, no? Na parang malapit nang matapos. Mga 1 year, ganyan. Okay. 2 years, malayo na yung 3 years. Eh, usually kasi pag ganun, hindi na siya masyadong magalaw. Oo. So kung hindi masyadong magalaw, then there's less pressure for price risk na malugi ka. Okay. Yun. Pati mga time deposits, no, nasa money market funds, may mga portion of the money market fund na nakalagay yes. sa mga cash deposits, time deposits. That's right. That's right. So there, punta naman tayo sa UITF. Ayan. Hindi, diba, second video na yan. Ah, oo nga. Second video. Pero siguro before we end this video for the mutual funds, magandang malaman nila na ilang taon na bang negative ang stock market. Alam mo, tinitingnan ko siya. Parang previous 10 years, flat lang siya. Flat lang. Oo. Previous 5 years parang medyo down ka pa. Oo. Oo. So it's a reminder na pag nag-iinvest ka talaga sa stock market, which is in this case sa mga equity funds, long term talaga dapat yung horizon, no? Yes. May mga iba kasi nag-invest sa isang equity fund after 5-6 years now, sinasabi na bakit negative pa rin? Yes. Well, right. Partly because it's the COVID-19 pandemic, diba? The pandemic that really screwed everything. And besides, even before the pandemic, yung ano, yung US-China trade war, tapos ngayon may Ukraine-Russia invasion. So hindi mabait ang global ang global events sa economy ng buong mundo. Lahat naman. Oo. But the good news is we can always be tactical with our investing decisions. Mm-hmm. And for the past, 1 or 2 years, ang naging choice of investment ng mga tao, to be honest, is Pag-ibig sila? MP2 at saka digital banks. Digital banks. Oo. So, kasi parang with digital banks, you get as much as ano, di ba? 6%? Yeah? As much as 6% sa mga promo interest rates nila. Oh. Which I would consider parang money market fund yun. Mm. Pero syempre, medyo may effort. Mm-hmm. Yeah. So, yeah,
yun muna ang ating ibibigay sa inyo mga ka-Arki. So I hope may mga natutunan kayo sa video na to, at i-check nyo na yung inyong mga portfolio ng mutual funds. And I hope you give this video a thumbs up and share it to your friends, and please remember to subscribe to our channel, at abangan nyo yung next video natin na best performing UITF naman. Yes. Okay. So that's it. Thank you for watching, and bye-bye.